Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Cherry, ang magiging gabay ninyo sa aralin sa Mother Tongue ngayong araw. Pagkatapos ng bahaging ito, maipahahayag mo ang elemento ng kwento at ang kahulugan nito. Bilang panimula, basahin natin ang kwento. Araw ng Pamilya, akda ni Virginia C. Lizano. Tuwang-tuwang pinanonood ni Tatay Julius at Nanay Malin sina Luisa at Heus na naglalaro sa parke. Naghabulan ang magkapatid. Nagpadaos-dos sila sa slide. Sumakay rin sila sa duyan at siso. Walang pasok kaya nagkaroon sila ng mahabang oras para ipasyal ang mga bata. Nang mapagod ay masayang nagsalo-salo ang pamilya Villenes sa pagkaing inihanda ni Nanay Malin. Kaugnay sa binasang kwento, sagutin ang sumusunod na katanungan sa kumpletong pangungusap. Sino-sino ang tauhan sa kwentong binasa? Saan nangyari ang kwento? Bakit tuwang-tuwa si Tatay Julius at Nanay Malin? Tandaan! Ang mga sumusunod ay ang elemento ng kwento. Una, tauhan. Tumutukoy ito sa mga gumaganap sa kwento. Ikalawa, tagpuan. Tumutukoy ito sa lugar kung saan naganap ang kwento. At ikatlo, pangyayari. Tumutukoy naman ito sa mga naganap sa kwento. Bilang pagsasanay, unawain ang mga pangungusap. Tukuyin kung tauhan, tagpuan o pangyayari ang inilalahad sa sitwasyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sagutan natin. Para sa unang bilang, ang pamilya ni Tatay Julius at Nanay Malin. Ang sagot ay tauhan. Ikalawa, nagkaroon sila ng mahabang oras sa pamamasyal. Ito ay nagsasaad ng pangyayari. Ikatlo, masayang naghahabulan ang magkapatid na Luisa at Heus. Ito ay pangyayari. Ikaapat, sa parke. Ito ay tumutukoy sa tagpuan.
At sa huling bilang, sabay-sabay silang kumain nang mapagod silang maglaro. Nagsasaad naman ito ng pangyayari. Para sa sunod na gawain, sagutin ang sumusunod na katanungan sa kumpletong pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Unang tanong, bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng isang pamilya? Ikalawa, saan kayo madalas pumunta kung araw na walang pasok? Ikatlo, paano mo maipakikita ang pagmamahal sa iyong pamilya? At ika-apat, kailan kayo ipinapasyal ng inyong mga magulang? Para sa huling pagsasanay, basahin ang maikling kwento. Isulat sa sagutang papel ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari nito. At dito nagtatapos ang ating aralin sa Mother Tongue ngayong araw tungkol sa elemento ng kwento at ang kahulugan nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig!